Hi guys, good morning. So ayan, super aga ko ngayon na nagising kasi ang daming nagtitrigger sa daming nagtitrigger na pumapasok sa isipan ko guys, hindi na ako makatulog. Nagising ako kanina pa at nag-charge lang ako ng cellphone ko kasi alam kong lubat. Tapos syempre may sumagi sa isipan ko na parang nag-overthink ba ako, madaming parang nag-uusap yung mind ko. Ganito, ganyan. Mga what if sa buhay. Para akong nag-anxiety attack, ganun. May mga sign kasi na ganun yung nangyayari sa akin. Pero, syempre, kailangan kong pigilan na ganun. Syempre, may mga sign kasi sa mga parang anxiety ba? Na nakikita ko kasi yan sa mga posts na kung ano yung sign na nagkakaroon ka na pala ng anxiety attack. Pero sa akin, nangyayari yun. Pero, hindi naman tayo rich kid. Kaya bawal tayo mag-inerte, guys. Kasi pag sa atin, pag mga simpleng tao lang tayo ba, parang biro-biro lang sa kanila. Pero sa akin, alam ko na nangyayari na siya sa akin. Parang nagsisimula na ako magkaroon ng ganun. Pero iniiwasan ko, guys. Ngayon ko lang ito nabanggit. Pero, since na nanganak ako kay Theodore, may mga sign ako na ganun. Pero, parang napipigilan ko pa, guys. Ayoko kasing mabaliw ako, guys. Ayoko umabot sa point na mabaliw ako. Kasi isa sa mga sign na nabasa ko is, 'di ba? Yung gusto mo pang matulog, antok ka pa tapos may sumasagi ilang talaga sa isipan mo na nagti-trigger sa iyo na iniisip mo siya pala, parang paulit-ulit mo siyang iniisip tapos naninikip yung dibdib mo tapos parang bigla ka na lang bigla. Basta, tapos, isa sa mga sign din is, kunting kibot lang na pagkakamali, lalo na kay Deepin. Umipitik ako kaagad. Pero, parang, gunti lang na, pumipitik ako sa, parang nagagalit ba ako kaagad. Kaya, ayun, since, ganito yung nangyayari sa akin na super aga pa. Gawa na lang tayo ng gawaing bahay kasi kagabi, galing kami sa Lamay. Hindi pala kumain si Tipin. Pagka-uwi namin, nagluto siya. Nagsinangag siya ng kanin. Sobra namin. Tapos tignan nyo naman yung kalat. Yung basura, nagtipon. Umalis ako kagabi ng bahay is walang kalat, walang hugasan. Ay, merong hugasan, pero malinis. Parang tinatanggalan ko na ng dumi. Kaya ito na lang yung ating gagawin. Maglinis. Tapos naalala ko, meron pala akong 2 days na linabhan. Linabhan ko 2 days ago, hindi ko pa nasasampay kasi nga madami akong ginagawa. Mahirap pag i-balance yung oras ko pag umaga. Tapos, naabutan na ako ng katamaran. Lalo na pag wala dito si Tito. Hindi ako makakilos ng mabuti kasi nga walang parang paano ako pag may bumili ng tindahan tapos meron pa akong binabantayan na tiyo. Pansin ko lang ha, yung mga tao pag hindi tayo pag tayo yung magsabi na ay parang nag-anxiety ako at attack or ganun. Parang nagkakaroon ako ng anxiety. Iisipin ng mga tao is nag-iinerte tayo. Kaya ganun talaga yung mind ko, guys.
Kaya sabi ko, kahit nababasa ko na delikado yung magkaroon ng anxiety attack, pero yung iniisip ko is kaya ko naman ma-handle. May mga tao din naman ako na naghihingi ako ng advice, mga malapit sa akin. Doon ko sa kanila nilalabas lahat ng parang iniisip ko palagi. Well, sabi din nila is para talaga ako nag-anxiety attack. Mga sign na ba yun? Pero kumbaga, curable pa. Curable pa sa akin kasi hindi pa ako ganun kagrabe. May mga sign pa lang. Kapunta pa lang sa point na yun. Dati pa to eh. Basta since nanganak ako kay Theodore, may time na gabing-gabi na guys. Kung nakikita nyo, dati is payat ako. Yun yung nangyayari sa akin. Matutulog na lang ako sa gabi. Yung kain ko is okay naman. Pero, syempre, hindi sapat yung kahit normal yung kain mo, like madami nang kakain mo sa isang araw. Pag kulang ka sa tulog, magka-anemic ka. Kaya, mga matutulog na lang ako, mag-aalas 12 na ganyan. Gusto kong matulog, pero hindi ako makatulog. Yun yung kalaban ko dati. Kasi may pasok sa isipan ko na paulit-ulit ko siyang iniisip ba. May time din na may umabot ako sa time dati na natatakot ako na umabot yung point na mamatay ako paano na si Tio guys. Ganun ka, ano. Pero syempre, na-handle ko yun kasi may mga tao din naman akong pinagsasabihan. Ayokong sarilihin kasi pag hindi mo na voice out or na share sa ibang tao, pero piliin mo lang yung pagkukwentuhan mo lang sa mga buhay-buhay mo kasi yung iba mga ano. Baka sabihin ka nag-iinerte ka. Yan. Isa sa mga dahilan na ayaw ko is yung madumi yung lutuan. Tignan nyo guys, ang daming kanin. Tapos yung ano, ganito kasi na ano, bawal mabasa. Kaya tignan nyo, basa. Pag nalinisan ko na yan, tapos may gumamit, tapos hindi linisan, pipitik ako guys. Pipitik ako. Ayan, eto. Since marati akong tao, smart akong tao. Ito. Linis. Ano kong ginagawa is nililinisan ko to. Yan. Kasi, gusto ko, yung nakikita ko is parang, ano ba siya? Hindi makalat. Ayoko na makalat. Kahit, ayoko din ng kasama ko is parang burara. Yun yung ano ko. Ganun ako ka-arte, guys. Ganun ako ka-arteng tao. Ayoko na, di ba, may ibang tao na nandito, like si Elrich. Maghuhugas siya ng pinggan. Parang, nagbabasa, yung sahig, yung ano, tas yung lababo, madami yung ano, yung ginagawa ko. Tapos niyang maghugas, lilinisan niya, pero hindi ako satisfied. Kaya yung ginagawa ko, nililinis ko pa rin ulit. Oo. Tapos si Tipe naman, like ganito, siya yung nagkalat kagabi. Kasi kung hindi pa ako natulog kagabi, baka nag-away kami. Kasi magagalit ako na hindi niya nilinisan yung mga gamit na ginamit niya. Like ito, hindi niya nilinisan. Nabayaan niya lang. Na madumi. Tapos ito kasi, madami yung mga dumi ba? Parang anay siguro siya na maliliit.
eh, klarong-klaro. Pero sa video, hindi siya ganun kaano. Kasi puti yung tiles. Kaya, every maghugas ako, sinasabay ko na to ditong unasan. Ganyan. Ito, short natin, unti. Ginawa kong pamunas. Favorite ko siyang pamunas, panginis dito sa labas. Pinatanggal ko yung dumi. Tapos share ko lang ha, kanina sobrang bigat ng pakiramdam ko, pero ngayon nabawas-bawasan, parang nakahinga ba ako ng maluwag. Kanina ang sikip talaga ng dimdim ko, na ewan ko. Kaya isa sa hindi ako makatulog. Ayan, tapos na tayong maglinis sa lababo. Ayan yung rice cooker namin, is binabadan ko na ng tubig kasi yung kanin matigas, para mamaya madali lang mahugasan. Ayan. Yung mesa na punasan ko na din, guys. Kaya malinis na yan sa paningin ko. Lilipat naman tayo sa labas kasi yung mga damit na linabhan ko is dadownin na lang yung kulang, tapos sasampay ko. Kaya yun yung ating gagawin ngayon. Labas na tayo kasi yung pagwawalis, ayoko muna ngayon magwalis kasi yung dalawang lalaki sa kasama ko is tulog pa. Si Tio tapos si Tipen. Nasa kwarto pa, guys. Mga tulog pa. Kasi kanina pa talaga ako gising. Kaya, anuhin natin yung oras habang tulog pa si Theodore. Kaya, ayun. Ayan, banlawan ko pala ng isang beses kasi para matanggal yung ano. Kasi na-stuck siya ng dalang araw, hindi ko siya nasampay, kaya banlawan ko siya ng isang beses. Ayan, bedsheet po namin, bed, basta ano namin yan sa pum, sa kutsun. Ayan, super bigat yan, guys, pero kaya ko yan buhatin, kaya ko yan labhan kahit ako lang mag-isa. Kaya pala, ako lang yung naglaba kasi nga, ang isang araw bago ako naglaba is nag-away kami ni Tipin. Kaya yung ginawa ko, hindi ko nilabhan yung damit niya. Naglaba ako ng damit ko, damit ni Tio, mga tuwalya namin, pinaghigaan, mga ano. Kaya ayun. Nag-away kami kasi parang inutusan ko siya maglaba kami ngayon nung araw na yun. Nagalit siya kasi parang palagi na lang daw siya yung naglalaba. Kaya yung ginawa ko talaga, guys, ako na lang yung naglaba. Naglaba ako, pero hindi ko sinama yung damit. Pero pagka kinabukasan, naglaba siya. Nang damit niya lang din. Nauna pa siya magsampay. Kasi konti lang naman yung damit niya. Share ko lang, isa sa mga dumadagdag na nagpapasikip sa pakiramdam ko is yung sa darating na graduation ko, na dapat masaya ako kasi gagraduate ako. Kaso nga lang, isa sa mga problema is yung mama ko is pinipilit niya makapunta siya dito, ma-witness na yung graduation ko. Kaso ayoko kasi wala akong budget para sa kanya na ipapang pamasahe. Sabi niya naman, pwede naman siya mangutang, kaya naman niya pangpamasahe ng sarili niya. Kaso alam ko uutangin niya yun. Kaya sabi ko, okay lang naman na hindi na lang siya ba maka-attend ng graduation ko. At least, maging masaya na lang siya na nag-graduate ako. Kaso, nagpabago-bago yung isip ko na, ay, maganda siguro mag-witness ni mama yung graduation ko. Kasi, minsan lang sa buhay ko. Kaso, kung magiging practical ba, yun yung sinasabi ko din sa kanya. Ayokong pilitin na makapunta siya. Tapos, mamamroblema kami sa pera. Kaya ayun. Pero sige lang. Lilipas din to. Ay, guys. Natawa ako habang nag-edit ako. Naalala ko si Ivana naglalaba. Ang ganda ganyan na. Ang daming nagandahan sa paglalaba niya. Ang sexy-sexy niya. Pero ako dito para akong tanga. Para akong tanga dito na nagbabanlaw.
Hi guys, kilala niyo lang ako sa personal, medyo joker din ako, pero ayun nga, syempre, mahirap mag-joke pag may camera. Kaya, ayun, ikaw Ivana. Bakit ang ganda-ganda pag naglalaba? Ako parang tanga dito. Yan guys, since Marites tayo, ayan, nagulat ako, ang daming tao, kaya pala, mga followers pala ni Ati Cha, taga-subaybay, pupunta sila sa taas, makikiramay sila doon. Ayan, may bata dito, nakikisali sa akin sa vlog. Tapos na akong manampay, tapos na akong mag-saing, kaya nandito naman tayo sa tindahan kasi wawalisan natin para dito kami tumambay ni Tiyo maghapon. Bantay tayo ng tindahan. Para dito kami pwede maghiga-higa, guys. Kaya linisan ko to dito. Ito yung pinakabanig namin dito sa tindahan. Kasi yung mga alphabet ni Tiyo is lalaban yun ni Tipin. Kaya wala dito. Wala dito sa sahig. Hi, Tin! Magun sa mukha, Tin! Ha? Ha? Kaedad lang din to ni Tiyo, pero mas matured na siya mag-isip kisa kay Theodore. Ano? Takot din siya kay Tiyo kasi one time nakagat siya ni Tiyo, boys, na nasugatan siya ng konti. Kinsa'y nagpa-act ni mo? Gipa-act ka ni Tiyo, no? Nga nung gipa-act man ka? Asa man kagipa-act ni Tiyo? Oh, kinsa asa man dapita kag ipaak ni Tiyo? Paak Tiyo. Sorry. And tapos na yung aking kaartihan, guys, sa buhay. Tapos na ako lahat-lahat ng aking hindi pa naman lahat. Kasi kailangan ko pang walisan doon sa loob ng yung sahig. Kaso natutulog pa si Tipen, pero nagsaing na ako kasi Tiyo kakagising. Tignan nyo, guys. Tapos na yung madami na akong nagawa na trabaho. Pero anong oras pa lang? Alas 8 pa lang ng umaga, guys. Mga alas 6 siguro ako nagising kanina. Mga alas 5. Kaya natapos ko kagad yung mga gawa, ibang gawa yung bahay ko. Nakalinis na din ako dito sa tindahan. Yung mala, super aga ko din nakapagbukas ng tindahan. Kasi yung talaga, nagbubukas ako ng tindahan is 7 or 8. Kasi kung alas 6 pa lang, wala pa yung bumibili. Lalo na ato lang pasok. Modular. So, ayan. Tapos, daming tao, guys. Last lamay na mamaya ni Ate Cha. At daming tao. Ang daming tao na nagsisidatingin mga followers siguro. Taga-support. Taga-subaybay ni Ate Cha. Na dumaan. Papunta sa taas. Dadalay ko doon. Kaya, ayun. Unsa man. Thank you for watching. Magba-vlog kami ulit mamaya. Ayan. Kailangan natin vlog ng vlog para may pambili tayo ng gatas. Okay. Good morning. Morning. I love you. Yeah. Thank you. Tiyo. Thank you, Theodore. Thank you. What color is this? This one. Red. No, it's not red. It's orange. Orange. Okay. This one. My dress. What color is this? Black. Oh, black. Very good. Give me a hug. Para mawala yung pagod ni Mama. Thank you po. Thank you very much. Super ganda naman ng umaga namin eh. Good mood si Theodore. Yeah. Tapos, may nakalimutan ako kahapon. Birthday pala ng yung bunso namin na kapatid. Tapos, gabi ko na nalaman na
birthday niya pala, hindi mo lang ako nakapag-greet sa kanya, natulog na lang. Magtatampo yun sa akin sigurado. Pero sige lang, babawi na lang tayo sa susunod pag may budget na tayo. Babawi na lang tayo kay Tito Roman, no? Favorite ko kasi yun na kapatid. At feeling, ay inaano ko siya, kinukonsider ko siya na anak-anakan ko din nung dalaga pa ako. Kasi since nanganak yung mama ko, doon ko lahat natutunan yung paano mag-alaga ng bata, maglaba ng lampin, mag... Siyempre, bata pa ako. Tapos super liit ko dati. Tapos kaya pala nagugulat yung... Nagpapacheck up kami. Ako yung palaging kasama ni mama. Tapos newborn pa yun, yung si Roman. Ganun yung kaano. Ganun ko siya kaano. Newborn pa siya, tapos kinakarga ko siya. Tapos ang liit kong bata dati. Elementary pa lang ako. Nakalga ko si yung kapatid ko na si Roman. Tapos kaya glot na gulat yung mga tao. Kasi ang liit ko pala dati, tapos kinakalga ko na is newborn. Opo. Kaya nang nag-anak ako, na dumating si Tio sa akin, hindi ako ganun natakot na baka hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Diba? No? Kasi na-training na ako nung dalaga pa ako. Ay, bata pa talaga, hindi pa ako dalaga nung time na yun. Diba? Yun nga lang, may time na nabagsak po yung kapatid ko. Tapos nung nalaman niya na nabagsak ko pala siya ng mga 2 times siguro, nabagsak ko siya. Pero malaki na siya, mga kaedad na ba ni Tio. Nabagsak ko siya nung nalaman niya, babagsak niya daw din si Tio. Pero joke lang naman yun. Love na love niya yung Tio kasi kamukha sila. Habi, magkamukha kayo ni Tito Roman, no? Si Opo. Opo. Tama na yung chika, babe, para ma-upload na natin to. Para dagdag money. Pambili gata. Yun, Dodo. Bye, guys. Thank you for watching. Follow nyo din po kami sa aming page para ma-monetize na kami. Thank you. Kasi 8.5 na yung aming followers sa Facebook page namin. 1.5 na lang na pwedeng mag-subscribe sa aming page sa Postipin. Facebook page namin is monetize na kami, guys. Magkakasahod na kami. Pag live, pwede na kami makasahod kasi 1.5 na lang. Konting kimbot na lang, guys. Ilang years din. Mga 2 years siguro. Ilang kimbot na lang. Sana mas madagdagan pa yung aming mga follow sa page namin para ma-monetize na talaga kami, guys. Dagdag income na din yun. No? God will provide. Okay?